Hello guys, welcome to MJAMES Practical Life. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe and hit the notification bell para updated po kayo sa ating mga susunod na videos. Like, comment, and please share. Hello doggy! Yan po, si Doggy ang aming adopted na aso kasi isa siyang stray dog. Simula kasi nung paglipat namin dito, lagi ko siya nakikita na nagbabantay sa aming bahay. Sinasamahan niya kami. Pagkagising ko sa umaga, nandun siya. Tapos parang takot siya sa tao. Ayaw niya lumapit. Tapos yung katawan niya napuno ng rashes. Nakakaawa talaga siya tingnan. Kaya ginawa namin ng anak ko. Kasi yung anak ko nagmana sa akin maawain sa aso. Pet lover po kami ng anak ko. Kaya ginawa namin, pinaliguan, tsaka pinakain. Tapos unti-unti namin siyang pinapaamo. Iyon. Kaya ngayon, ano na siya, part na siya ng aming family. For today's video guys, itutur ko po kayo sa aking mini garden. Yan. Yan po ang alugbati. Yan, may red alugbati at saka may green alugbati. Green or white. Tapos may saluyot ako. Meron din akong pumpkin or kalabasa. Then, yan, meron akong sinidling. Na yan, hindi ko alam kung ano yan siya, radish ba yun or kasi hindi ko pa ma-recognize yung dahon niya kasi maliliit pa. Tapos yan, yung sa maliit na area na yon, meron din ako marami klase-klase yan dyan, yan, meron din yan dyan, hindi pa siya ano, hindi pa musbong. Tapos meron kangkong, yan, may ginger, yan, yung kangkong tinusok ko lang din yan dyan. Tapos, yan ang ginger, may talbos ng kamote. Dun sa dulo doon, meron din siyang dun sa ano, meron akong tanglad. Tapos may, ano pa ba yun? Malunggay. Yan, yan ang spring onion. Yan. Tapos yan ang oregano. Tapos meron akong, ano, yan, may sili. Yun, may bunga na. Tapos, meron ako yung sa lata-lata na yan. Supposed to be, ginawa ko yan siya para pagtaniman ko sana ng peche. Kasi yung peche ko hindi tumubo. Itong mga ito, patsamba yung mga tumutubo kasi ang dami kong in-order sa Shopee. Ito, hindi ko sa matansya kung... Kasi parang wala siyang peche. Ito ata parang radish. Tapos, yan. Yan, meron din klase-klase na rin. May radish, may eggplant, merong kamatis. Ano pa ba meron dyan? Oh, may carrots ako. Meron nga pala akong carrots. Tapos may bell pepper. Pero di ko alam kung nasana si bell pepper. Ayan, yan yung... Yan. Ito siya, parang mustasa ata yun. Ito yung kamatis. Yan. Meron akong wachichaw. Hi, Ma'am Jo. Ang classmate kong mabait. Si Ma'am Jo. Dionio. Yan. Yan, may sili din. Ayun. Oh my god, kawawa naman ang orchids ko, mamamatay na siya. 4 years na yan siyang ganyan, hindi ko alam kung mabuboy pa siya, pero talagang nagsasurvive siya. Ito po ang aking mini garden guys. Ito po ang aking stress reliever. Simula nung ano, ginawa ko to siya simula nung nag-lockdown, pagkalipat namin dito. Yan, kasi mahilig ako sa ano, mahilig ako sa gardening. Nagmana na rin siguro sa parents kasi lumaki po ako na ang aking parents. Marami pong tanim sa backyard. Yan. Kahit ano-ano na lang pinagtatanim nila. Siguro ngayon, parang, yun nga, dun siguro ako nagmana. Ngayon, na-realize ko na, o nga, no, bakit ako bili ng gulay? Eh, samantalang, pwede ko naman siyang itanim para hindi na ako bibili pa uli. Kasi, ang mahal kaya din ng gulay. Alugbati pa lang. Minsan, naabot siya 20, 15, 20. Ewan, everyday kayo magugulay, di ba? Tsaka, hindi lang naman pwede, ano, hindi naman pwedeng gulay lang ang gagawin mo. Na, ano, syempre, marami kang ihahalo. Kaya, ginawa ko, napag-isipan ko siya, after kung bumili ng alugbati, yung stem niya, binabad ko siya sa tubig, tapos sinantay ko siya mga 5 days or 1 week, ganyan, pinatubo ko yung ugat. Nung may umusbong na ugat, inunti-unti ko na siyang itinanim doon sa lupa, tapos inano ko na lang siya, dinilig-diligan ko siya everyday, hanggang sa tumubo na siya, ganyan, tapos, yun, yung ano din, yung saluyot, ganun din ang ginawa ko sa saluyot. Yung saluyot, hindi ko talaga siya in-expect na mabubuhay pala siya kasi ang pagkakalam po saluyot, sa saluyot, ano, yung buto-buto, hindi pala.
Pwede rin pala siya kahit stem. So ginawa ko, anong ginawa ko dun sa lugbate, ganun din ginawa ko sa saluyot, kasi lang saluyot, sa saluyot parang pang matagalan na ta siya. Parang matagal siya bago umusbong yung ugat niya. Kaya nung nakita ko, ay, ano, daming ugat, kaya tinry ko siya yung tinanim. Yan. Yung tinanim ko after 1 month, ganun lumago siya. Yan. Ngayon, hindi na ako bumibili sa palengke. Tapos, yung kangkong, ganun din. Kung paano ko ginawa sa saluyot sa kalugbati, ganun din ginawa ko sa kangkong. Nung nagkaugat din siya, binabad ko siya sa tubig, yung stem niya, tapos nagkaroon siya ng ugat, nilagay ko siya sa, tinanim ko siya sa lupa. Yun, hanggang ngayon, ayun, lumago na rin siya. Tapos, naisipan ko na, since ang liit kasi ng garden ko, actually, itong garden na to, itong lupa natin, dito amin, hindi to akin, kasi, nagre-renta lang kami dito. Pasalamat ko na lang din sa may-ari, kasi pinayagan akong magtanim-tanim dito. Actually, itong garden na ito, isa to siyang basurahan. Tapos, nung nilinis ko, napag-isipan ko na, bakit hindi ko siya gawing garden? At the same time, para, ano, hindi na rin ako bibili sa labas. Tapos, dinagdagan ko pa siya ng ibang, ano, ibang klaseng mga kulay. Kaya yon, para naman kahit papaano, mapakinabangan ko yung gilid namin. At saka, ano, thankful din talaga ako dun sa may-ari kasi nga, pinagbigyan kami. Ayun, tapos, yun na. Simula nung ano, naumpisan ko na yan siya, parang ano, gusto ko siyang dagdagan ng dagdagan para hindi na talaga ako bibili pa sa palengke. Ayun. Tsaka shout out nga pala kay Ma'am Jo Junisha, Junio. Ma'am Jo, sorry. Ma'am Jo Junio ang aking mabait na classmate kasi binigyan niya ako ng wachichaw. Nung time kasi na nag-post ako sa FB, di ko alam kung kailan, before at lockdown, nung lockdown ba yan, nag-post ako sa ano, na kung sinong may alam na ano, gamot para sa UTI. Siya na gano'n sa akin, nag-offer ng gano'n, tapos sabi pa niya, bigyan din ako para ano, pang tanim. Tapos yung tinry ko siya, maliit lang siya na sanga, tinanim ko nga, tinuso ko sa ano, mabilis naman siyang tumubo, kaya simula nun, yun na yun ang gamot ko, yung wachichaw na yun. Hello Ma'am Jo, salamat talaga, maraming salamat po, ito yung malaking tulong po talaga sa akin, yung gamot na binigay niyo, kaya every time na nakikita ko yung wachichaw, kayo po yung naalala ko, si Ma'am Jo, ang bait po talaga niya, hello po. God bless po. Yan. Tapos, yun. Hindi ko na hahabaan pa, guys. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe po sa aking channel, sa mga baguhan po dyan. And don't forget to hit the notification bell para updated po kayo sa mga susunod ko pa po na videos. Yan, sana po nagustuhan niyo ang video ko kahit ano, simplehan lang. Yan. Maraming salamat po sa lahat. Bye-bye and God bless. Thank you. My feelings for you, watch them grow.